nakaramdam din sa ilang probinsya ang epekto ng hanging habagat, bukod sa mga bayan na binaha, may mga palayan na napinsala ng masamang panahon. Nakatutok si Ray Alvin. Halos kalahati na ng bahay na ito ang lubog sa baha sa Balagtas, Bulacan. Ang mga estudyante, isinasakay na lang sa mga bangka para makapasok sa eskwelahan. Sumusuong naman ang iba sa baha. Dulot daw ang baha ng high tide na pinalala ng malakas na pag-ulang dala ng habagat. High tide every day, ganyan kami. Apektado tuloy ang ilang negosyo at hanap buhay ng mga residente. Malalim nga eh. Iyon nga, apektado nga po eh. Kahit hindi naapektado ng bagyong Falcon, peligroso pa rin ang mga baybayin ng Iba Zambales. Mataas pa rin ang hampas ng mga alon. Sa katabing bayan ng Butolan, ganun din ang taas ng mga alon. Pero pinapangahasan ng languyin ng ilang turista. Malakas na hangin at ulan naman ang naranasan sa Bontoc Mountain Province ngayong araw. Ayon sa PAGASA, hindi na ito dulot ng bagyong Falcon, kundi ng hanging habagat at low pressure area. Sa Adams, Ilocos Norte, hindi madaanan ng isang tulay dahil sa umapaw na ilog. Ang kalsada, natabunan naman ng gumuhong lupa. Sa bayan ng Bintar, isinasakay sa balsa ang maliliit na sasakyan para makatawid sa ilog. Nawasak din ang tulay sa lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Ang bahay na ito sa Burgos, nawasak ang bubong sa lakas ng hangin. Aabot naman sa mahigit 4 milyong piso ang iniwang pinsala ng habagat sa mga palayan sa Negros Occidental. Ayon yan sa tanggapan ng provincial agriculturist. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.